In this video, mag-review muna tayo ng isang Web3 project na gustong solusyonan ang isa sa problema ng mga blockchain ngayon. We all know na kapag sinabi natin na Web3, nagraran dito sa blockchain and supposed to be decentralized. Pero most of the crypto project ngayon nakasandal pa rin sa centralization system kasi ang infrastructure para sa mga Web3 ay hindi pa kompleto. Now, titingnan natin ang isang project na makakatulong para maabot yung decentralization na yon, ang Syntropy. So, aalamin natin yung use case nito, the potential of the project sa hinaharap, okay ba ito for long term, yung token at marami pang iba. At kung interesado kayo sa mga ganitong content, token reviews, trading, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. As always, this is not a financial advice. This video is for educational purpose only and always do your own research pa rin. So what is Syntropy? Isa itong layer 0 protocol na ginawa na ang purpose ay magamit sa mga Web3 project. It's the future of Web3 infrastructure. Ang connectivity layer na ginagamit kasi natin ngayon sa internet ay hindi decentralized pagdating sa pagra-route ng consumer information. And one of the main aspect of Web3 is decentralization. So ang mission ng Syntropy is to implement their technology sa internet na kung saan maibabalik sa mga consumers yung original vision naman talaga ng internet, which is yung distributed, secured, and accessible for all. At hindi katulad ngayon na ang control ay nasa mga centralized companies. So meron silang comparison dito sa website ng Syntropy. Ito yung internet natin ngayon, provider-centric system. Ibig sabihin, centralized and trust-based. Data security is third-party dependent, no privacy, well, totoo naman, cost-based, not optimal performance, and controlled by the internet providers solely. So lahat naman siguro tayo agree dito. Now, internet with Syntropy, user-centric system, trustless, true end-to-end data security, privacy by default, best possible performance for every connection, and governed by the users. So ganyan naman talaga dapat ang Web3, trustless. Pero let me explain first what is Web3. Kasi marami din nalilito pa dito. But before that, we should understand first Web1 and Web2. So kapag sinabi natin na Web 1.0, ito yung early days of internet at mostly ang makikita natin mga static web page pa lang yung available. Sa Web 2.0 naman, dito na yung interactive. Hindi lang tayo makakapag-browse-browse sa internet. Meron ng interaction online. Andyan na yung blogging, Facebook, mga social media sites, etc. At currently, we are still on Web 2.0 at nagta-transition na tayo sa Web 3.0. Kapag sinabi naman na Web 3.0, from the centralization of internet, mapupunta na tayo sa decentralized and trustless internet with the help of smart contract and blockchain. It's the evolution of internet, pero hindi pa ito ganun ka-develop. Kasi kahit sabihin natin na meron ng mga Web3 project ngayon, pero vast majority of blockchain today ay nakasandal pa din sa mga centralized server like Amazon Web Services and Cloudflare. So smart contract and decentralized application still using centralized networks na alam natin na merong single point of failure. At ito yung isa sa mga issue na gustong solusyonan ng Syntropy. Let's talk about the technology. Sa Layer 0 protocol na ginagamit ng Syntropy, ang pinaka-importanteng parte nito ay ang Distributed Autonomous Routing Protocol or DARP. Ito ay nakabase sa Distributed Ledger Technology and enables low latency connection with consistent reliability by organizing, tracking, and routing for optimized paths between users and application. So sinasabi lang nila dito, yung performance ng internet by using Syntropy ay mas magiging maganda. Another core technology dito ay yung Syntropy Stack. Ito naman yung plug-and-play tool na ginawa para sa mga developers and network engineers para mas madali nilang makonfigure yung network for scalable and optimized connections. Ito daw yung first truly decentralized internet routing protocol built for the internet. Meron din sila ditong tinatawag na Open Bandwidth Exchange. Hindi ito decentralized exchange, pero isa siyang decentralized application na nagpo-provide sa clients ng ability to route their data through publicly available networks in a secure and optimized way. I think magagamit ito ng mga businesses tulad ng mga telco or internet service providers kasi sila yung mga bandwidth provider.
at ang problema sa mga network operators, nag-i-struggle sila to generate revenue from unused links across their infrastructure for years. So with the help of Syntropy technology, yung mga internet service provider na ito, they can now open up their networks para ma-utilize din yung parte ng infrastructure nila na hindi masyadong nagagamit kasi hindi ito accessible. Paano? By using Noia token, yung primary token ng Syntropy. Kasi yung mga large ISP tulad ng PCCW Global can trade internet bandwidth in an open market gamit yung token. So ibig sabihin, yung mga unused bandwidth ng mga ISP can be monetized na rin. At sila yung first in the Web3 industry na ginawang tokenized commodity yung bandwidth. And that is one of the utility of Noia token. Now kung titingnan natin sa CoinGecko si Noia token, meron lang itong 1 billion total supply at nasa 479 million ang nasa circulating niya as the time of recording. Nasa 0.02 cents lang ang token nito, down siya ng negative 96%. Listed nga lang ito sa iilang mga exchange like Ucoin, Gate.io at iba pa. Ang Noia token, ito yung magsisilbing gas that facilitates connection and data transfers over the Syntropy network. At isa sa nag-adapt ng technology ni Syntropy ay ang PCCW Global, isang international telecommunications service provider. Anyway, other company that has integrated Syntropy ay itong Entain, a gaming giant pero not your typical NFT project kasi listed ito sa London Stock Exchange and a member of the FTSE 100 Index. Regulated ito sa 31 regulating territories at meron silang 25,000 employees. Now they integrated Syntropy to optimize their networks and performance. At marami pang mga upcoming strategic partners itong si Syntropy. Isa na dito ay si Zenlayer, a world leader in edge cloud. The company is operating more than 270 points of presence across 45 plus countries. So kung mapapansin nyo, yung mga nagiging partners nila ay mga internet service providers or yung mga company na kalat sa iba't ibang bansa at malakas mag-consume ng internet bandwidth. So possible na madami pang mag-integrate ng Syntropy in the future kasi marami ding mga companies ang gumagamit ng internet. Sino ba ang nasa likod ng project na ito? Makikita natin yan sa website nila mismo. Ito yung core team, the co-founder, si Jonas. Active siya sa Twitter. Nabasa ko yung mga post niya about the importance of decentralization, lalo na ngayon. Maraming mga centralized project ang nagpe-fail. Makikita din natin yung board of strategic advisors na galing naman sa mga kilalang internet service providers like Verizon, AT&T, etc. At andito din yung mga partners ng Syntropy. Overall, this is a really good project when it comes to usability. Interoperable pa ito and can work in any blockchain. At nakikita naman natin na meron na itong mga partnership sa loob at labas ng blockchain. However, hindi ito masyadong popular at hindi siya listed sa mga kilalang exchange. Pero base sa nalaman nyo ngayon, what do you think? Maganda ba ang future ng project na ito? Let me know on the comment section. So yun lang muna para sa video review natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.